Abay, ito yatang Lakers ay may pag-asa pang isalba ang kanilang season. I-turn around from losing to a winning season. Yan nga ay kapag matanggap nila ang swerte nga sa hindi magandang sitwasyon na ito. Well, kung hindi nyo pa nga alam ang sitwasyon ng Chicago Bulls ay eto, pakinggan nyo ang sinabi ni Shams Aranya, ni-report niya ngayong araw. From what I'm told, there have been developing on-court issues and disconnect within the roster, particularly with Zach LaVine and DeMar DeRozan. So, may hindi nga magandang bagyo na nabubuo sa team ng Chicago Bulls. Ang kanilang two-star players ay hindi magkasundo, Zach LaVine and DeMar DeRozan. At mga idol, you know what it means. Ang mga NBA teams, syempre, imomonitor ang sitwasyong yan. At kung may pagkakataon, ay susunggab nga ng trade. At hindi na nga dyan maiiba ang Lakers. Diba tong nakaraan nga ay nireport neto ni Shams Aranya din na interesado nga daw ang Lakers sa isang deal sa Chicago Bulls kung saan si DeMar DeRozan at Nikola Vucevic ang kanilang main targets. Well, nabusted nga ito ang Lakers sa proposal nila dito sa team ng Chicago Bulls at inayawan yung deal na yan, yung possible deal na yan. Pero nakaraang linggo pa yan mga idol, ilang weeks nang nakalipas. Ngayon ay meron nga silang problema na ilang beses na nga daw nilang sinosolusyonan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng meeting. Pero to no avail, wala pa rin nangyayari. Hindi pa rin mag-aayos. Hindi pa maganda ang relasyon ni Zach LaVine at ni DeMar DeRozan. At yan nga ang mga idol ay kitang-kita sa kanilang record ngayon. Last season ay talaga namang akala mo one of the championship contending team. Talagang nagpapasiklab sa NBA. Top 2, top 3, top 4 nga sila mga idol sa Eastern Conference. Pero ngayon, ang team nga ng Chicago Bulls ay number 11, 12 and 18 ang kanilang record. At kung magpapatuloy nga na matalo ang Chicago Bulls at magpapatuloy na mag-worsen, masira ang relasyon ni Zach LaVine at ni DeMar DeRozan ay for sure ang best option para nga sa kanila ay buwagin na ang kanilang team. At dyan na nga papasok mga idol ang mga trade proposal ng ibang team at ang Lakers of course ay umaaligid-aligid na parang pusang nakakita ng isda. At eto nga ang kaagaran, wala pa mang rumor, wala pa mang official na sinasabi ang Bulls na ititrade nila ang kanilang dalawang star ay eto na ang trade proposal ng mga Lakers fans. Ititrade nga daw si Westbrook, Patrick Beverley, 2027 first round pick para kay DeMar DeRozan, Nikola Vucevic, Derek Jones Jr. at Alex Caruso. Well, kung matanong nyo ano bang benefit dito ng Chicago Bulls? Well, itong first round pick ng Lakers mga idol, isa sa mga valuable assets in the future. At dito rin ang Bulls ay makaka-clear up ng halos 35 plus million in cap space next season at makakapagbigay nga sa kanila ng opportunity na makapag-sign ng free agent sa summer na pwedeng bagong pair ni Zach LaVine. At mga idol, para naman sa Lakers, ano ang benefit ng Lakers dito? Well, malaki mga idol dahil yung perimeter play nga nila ay talagang mag-i-improve ang offense at defense. Derek Jones Jr., Alex Caruso, depensa para nga sa perimeter ng Lakers, DeMar DeRozan, perimeter offense. Si Nikola Vucevic, pang suporta nga kay Anthony Davis bilang sentro, tapos dagdagan pa ang kanyang shooting. 36% this season which is very solid para nga sa isang big man. Hindi man nito masagot ang number one problem lang Lakers na shooting. Pero mga idol, definitely ang laking improvement nito sa Lakers, yung quality nga ng players nila dahil magkakaroon nga sila ng talaga namang makakatulong na role players. So yan nga ang mga benefit ng both teams. Kaya naman ang tanong ko sa inyo mga idol, sa tingin nyo ba maganda nga itong trade? Fair trade ba ito para sa Lakers at Chicago Bulls? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion.